Hello and what's up mga bay? Happy Valentine's Day sa mga nakahanap na at naghahanap pa. Alam naman natin kung anong meron sa araw na to, di ba? Araw ng mga puso, ika nga. Ito ang araw na hinihintay ng mga magjowa, mag-asawa at mga minamahal natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang Valentine's Day? Saan ito nanggaling? At paano ito unang nagunita? Tara, alamin natin. What is Valentine's Day for you? For me, Valentine's Day, I don't really celebrate Valentine's Day because I don't patronize saints. Because, you know, it's kinuha yan sa kay Saint Valentine. I don't patronize saints. For me, I call it a love day. And a love day is, it must be celebrated every day. So we must share our love every day. Sir, what is Valentine's Day for you? Meron ba? Kasi sa pagkakaalam ko, sa pagpatak, parang wala eh. Valentine's Day, it's just an ordinary day for me. Because I don't have any love life yet. Actually, I don't believe in Valentine's, but I believe in Love's Day. Because I believe Love's Day, it's not only on February 14, but it's every day because you should love, because love governs the world, it makes the world go around and it will trivial us. Love is love, and love is not only, it's bounded by a day only, because it will spread throughout the year, and thank you! Alam nyo ba na mahigit 1,523 na natin itong ginugunita? Ginunita ang unang Valentine's Day noong taong 496 sa panahon ni Emperor Claudius II ng Rome. At ang araw na ito ay kinuha sa tanyag na santo na si Saint Valentine. Pero ang tanong, ano ang kinalaman ni Saint Valentine sa kung paano natin ito ginugunita? May mga haka-haka. Isa dito ay tungkol sa storya ni Saint Valentine. Ayon sa kanila, noong isang pare pa si Saint Valentine noong panahon ni Emperor Claudius II, pinagbabawalan ng emperor ang pagpapakasal ng mga lalaki dahil pinaniniwalaan niya na ito ay masama. Siyempre, ito ang ikinaalala ni Saint Valentine. Nilabag niya ang batas at sekretong nagkasal ng mga tao. Subalit, walang sekretong hindi malalantad. Nang malaman ito ng emperador, ikinulong niya si Valentine at sinentensyahan ng death sentence. Bagamat sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa kulungan, hindi inakala ni Valentine na mahuhulog siya sa anak na tagapagbantay ng kulungan. Pero, sekreto niya itong kinimkim dahil alam niya sa sarili niya na alagad siya ng simbahan. Ngunit, noong araw ng kanyang paglilitis sa araw ng February 14, nagsulat si Valentine ng love letter para sa kanyang tinitipuhan. At nakalagay, "From your Valentine." At naging parte na ito ng selebrasyon ng mga tao nang igunita ito ng simbahan. Ah! Ganun? Pero, bakit si Cupid o bakit bata ang sumisimbolo ng Valentine's Day? Si Cupid ay anak ni Venus at ni Mars ng Roman mythology. Naging simbolo siya ng Valentine's Day dahil ayon sa myth, siya ang god of desire, erotic love, attraction, and affection. Now you know! Ano nga ba ang ginagawa ng mga tao sa Valentine's Day? Ang mga kadalasang ginagawa natin ay nagbibigay ng mga flowers, chocolates, cards, gifts. Pero, alam naman natin na may mas higit pa dun, di ba?
ang araw na ito ay ating ginugunita hindi lang sa pag-alala kay St. Valentine, kundi upang maipadama natin ang pag-ibig sa isang tao. Atin ang pakakatandaan na sa bawat pag-ibig na ating ibibigay sa isang tao ay dapat wala tayong hinihinging kapalit. So ayun na nga, na-explain ko na ang history ng Valentine's Day. So if you enjoy this video, please subscribe down and like, share and comment na din sa inyong mga suggestions, and I'm open to all your comments. So, nakita tayo.